Ayun guys, parang napansin ko lang para mas malakas yung power nitong 100 watts na to kumpara dun sa dalawang 60 watts na pinagsama itong Bosca na to. Eto guys, bumili nga pala ako ng dalawang solar panel. Ito dalawa, bale 60 watts kada isa. Ang price nito bawat isa is nasa 1,749. Ito bale itong dalawa, umabot siya ng 3,498. Tapos yung shipping pa naman, itong dalawa mismo na rin, magkasama ay nasa 600 pesos lang. Tapos, nagkaroon ako ng discount na 750 pesos. Kasi nga naman, nung umorder ako, tinaon ko talaga na meron silang sale, merong mga discount sa shop. Parang, akin siyata nung umorder ako noon. Kaya nakuha ko lang talaga lahat itong dalawa noon ng 3,348. Ayun guys, laking tipid na rin dahil dun sa 750 pesos na voucher. And ang tanong nga, guys, ba't nga ba ako umorder ng ganitong solar panel na dalawa instead na isang solar panel na lang na 120 watts para mas madaling dalhin? And the answer, guys, is mas mahirap kasi i-deliver kapag isang malaking solar panel na 120 watts. Baka ipapick up sa akin sa kanilang hub. Unlike nung nangyari kasi dati, nung umorder ako ng 100 watts pa lang, sabi ng rider, ipick up ko daw kasi hindi nila kayang i-deliver. Kaya ang sabi ko dun sa rider, kung hindi nila kayang i-deliver, ay ibalik na lang nila kasi hindi ko rin kayang kunin. Pero kinalaon na naman ay dineliver din. Nang hinayang siguro kasi bayad na itong mga product na yun. Kasi pa guys, gusto ko ding itry na mag-series at mag-parallel na solar panel para matry naman natin kung alin nga ba yung maganda. Usually kasi mga parallel yung ginagamit natin. Ngayon, try naman natin yung series. Okay, ito na yung solar panel natin. Ayan. Same lang naman sila kasi nga pareho silang 60 watts. Dali natin ito sa labas. Oops, babasag. Medyo mabigat din naman itong solar panel na to. Yung brand niya is Bosca, pero try natin yung kanyang performance. Ito na yung ating solar panel. Yan, okay naman yung kanyang mga solar cell. Wala naman siya mga basag or cracks. Wala naman problema sa pagkaka-deliver. Safe naman siyang dumating. So yan, Bosca new. Yung type niya is monocrystalline, 60 watts. Ayun yung kanyang VOC, 22.32 volts. Current is 3.57. Tapos dito naman sa likuran, yan. Meron siya dito mga bypass diode, dalawa pa oh. Ginagamit naman sila sa mga series connection, yung pinagdudugtong yung solar panel, para kahit na makanlungan or hindi gaano malakas yung sikat ng araw dun sa isang solar panel, is hindi niya maapektuhan yung ibang performance ng iba pang solar panel na nakadugtong. Wala. Nagdikit pala yung dalawa. Bawal nga pala sila guys magdikit itong dalawa na to kasi mag-short circuit yan. Buti na lang hindi siya nakabilad na sobra. Tapos dito naman sa baba, mga alligator clips yung kasama. Ayan. Parang ang pangit lang kasi alligator clips yung nilagay. Hindi naman natin ito magagamit eh. Mas maganda sana kung ang sinama nila ay yung mga MC4 connector na lang. Kasi yun naman talaga yung magagamit. Hindi naman sila pwede i-connect sa battery kasi nasisira naman yung battery. Eto guys, sinetest ko to kanina, hindi gumana. Walang ma-read na voltage. Yung pala, yung kanyang alligator clips, nagato na, ayan, natagtag na yung hinang. Kaya hindi rin naayos yung kanilang pagkakalagay. Diba? Useless din. Naglagay pa ng alligator clips. Tagtag naman. Ito naman positive. Okay naman yung positive. So, check natin yung voltage. Lagay ko lang ito sa malakas ng sinag ng araw. Ayun, 22.47 volts. Dito naman sa kabila, 22.90. Mas malakas kasi yung sikat ng araw dito. Sa kabila, nakakanlungan. Ngayon, try naman natin silang i-series. So, pagsamahin lang natin yung dalawa. Ayan. Kapag series connection guys, yung ginagawa natin, pinapagsama lang natin yung dalawang solar panel.
So itong positive nung una, idikit natin doon sa negative nung isa. So dito muna gamitin ko. Ayan. So magiging positive natin na itong kabila. Tapos negative naman itong negative nung isa. Dito guys sa series connection, kapag pinagsama natin sila, mag-a-add lang yung kanilang voltage. So 22 plus 22, nagkaroon tayo ng 44 volts. And then kapag parallel naman, so pagdikitin lang natin yung positive, positive nitong isang solar panel, tapos yung negative naman ng isang solar panel, ito. Yan. So ito naman sa parallel natin, meron tayong 21.90 volts. In this case guys, yung current nila magsasama yung 3 ampere plus 3 ampere kanina. Magkakaroon na siya ng 6 ampere mahigit. Tapos yung voltage naman is same pa rin. So this time guys, gagamitin ko siya dito sa ating Bluetti power station para makita natin yung kanyang watts. Yan. Ayan, grabe ang gulo na nito. Sa mga nagso-solar guys, sa una lang yan malinis. Habang tumatagal, padumi na rin ang padumi, pagulo na ng pagulo. Wala na talaga itong kaayusan. Ito yung gagamitin ko, connector ng Bluetti. Tapos, wire again. Para masubukan to guys, dito sa ating Bluetti power station, ito yung gagamitin ko, wire siya na meron na rin, MC4 connector, nilagyan ko na rin. Tapos syempre, ito yung ating nasa Bluetti, yung cable nila. Ayan. Ito naman yung ikakabit ko dito sa wire natin na nilagyan ko. Tapos nilagyan ko na rin ng positive at na sign dito para mabilis kong malaman kung alin nga ba yung sa kanila yung positive at negative kasi wala siyang kulay. Tapos ito naman yung dulo ng solar panel. Pero mas maganda i-check din natin yung voltage niya. Baka kasi baligtad yung positive at negative. Ganito nga pala guys mag-testing ng solar panel. Kung di nyo pa alam. Sa mga DC. Yan, ito. Ilagay lang natin dito sa sign na yan. Ito ang negative. Ito naman yung positive. So yan, dahil naka-parallel sila, same pa rin yung voltage sila. 21.38. Ito naman guys, compare naman natin yung size ng ating mga solar panels. So itong dalawa na to, sila yung 60 watts. Ito naman yung 100 watts. Mas malaki lang ng konti itong ating 100 watts at mas wala pa din. Ngayon naman, try natin ipag-compare yung kanilang power. I-try natin sa Bluetti. Kahit na hindi pa malakas yung sikat ng araw. Ayan, mahina pa. Ngayon, unahin natin dito sa ating 120 watts na solar panel. Dalawang 60 watts yan, so sila ay nakaparallel. Kaya magkakaroon tayo dapat dyan ng 120 watts. So, unahin natin dito. Okay, tingnan natin yan. Wala, hindi siya gumagana. Eto guys, so, tinest ko naman dito yung voltage niya. Tama naman yung positive at negative natin. Meron siya ngayong 19.58. So siguro talagang hindi niya kaya kasi masyado pang mahina yung power. Try ulit natin. Yan, wala talaga. Hindi siya gumana. So ngayon try naman natin dito sa 100 watts na solar panel. Ayun, hindi rin siya gumana. Hindi talaga gumana yung kanilang power kapag mahina pa. Dapat talaga is malakas na yung sikat ng araw para gumana. Dahil nga hindi siya gumana dito sa ating Bluetti, ay itry naman natin dito sa ating Thunderbox. Kasi ito, pwede dito ang mahinang voltage. Oh. Ayan guys, meron na siyang 6 watts. Ayan o, kita nyo. Meron na tayong 6 watts dito sa ating 120 watts. And now, try naman natin dito sa ating 100 watts. Compare natin yan. Okay, ayan na. Kinabit ko na yung 100 watts. Tingnan natin kung ilang watts na yung may ibigay niya dito. Ayan o. Meron siya ditong 7 watts. Grabe, mas malakas pa yung power nitong 100 watts kumpara dito sa 120 watts. Ayun lang napansin ko guys ah. Hindi talaga natin masasabi kung alin talaga sa kanila yung pinakamalakas kasi nga naman nakadepende kasi yan sa sikat ng araw.
Baka kasi naglililim kanina doon sa ating 60 watts kaya medyo mahina. At saka konti lang yung kanilang difference. So try natin mamaya kapag talaga matingkad na yung sikat ng araw. So ngayon guys, dito ko lang ilalagay sa bubong. Subukan guys natin dito sa ano. Ito yung ating 100 watts. Watts yung naibibigay no ng 100 watts na solar panel. Ayan, wala na. Basta kanina maximum niya ang ano 12 watts. Naka 12 watts naman. Then try naman natin dito sa 120 watts na to. Kung alin ang mas malakas dito sa dalawa. Yan. Ilan kaya to? Gagi. 8 watts lang guys oh. 120 watts. Natalo pa ng 100 watts. Ngayon naman guys, ay malakas na yung sikat ng araw. Kaya tatry na natin. Unahin ko na dito sa 120 watts. Ano ba, hindi makita? Dito ko na lang sa blue light gagamitin. Tapos gagamit ako nitong adapter. Medyo malabo kasi ang screen dun sa ano, Thunderbox. Ito mas malinaw. Tagal ah. 12 watts. 29. 50 watts. Aba, malakas din naman ah. 40. 57. Yun, try naman natin sa ano, sa 100 watts. Ilipat ko dun sa 100 watts. Ayan, nasa 100 watts na. Tingnan natin dito. The 6 watts. 65 watts. Ayun. 49. Ayun guys, parang napansin ko lang para mas malakas yung power nitong 100 watts na to. Kumpara dun sa dalawang 60 watts na pinagsama. Itong Bosca na to. Medyo mahina yung power nila. Ilan muna guys yung review natin sa mga solar panel na yan. Ilalagay ko yung mga link nila sa ating description at sa ating comment section para kung gusto nyo i-check yung mga reviews at yung iba pang solar panel dun sa store, tingnan nyo na lang. Pero hindi ko sila pinapromote. Pinakita ko lang yung kanilang performance. At next video naman natin, igagawa pa tayo ng mga comparison at ilalagay natin sila sa ating solar setup na naka 12 volts battery.